Kung dati 10 kilong bigas ang binibili ni Jomar para sa lingguang feeding program ng kanilang simbahan, ngayon kalahati na lang. Tumaas nga po yung bigas eh. Dati po may ano po eh, may mga 38 ganun, 37. Ngayon po pinaka mababa nila yan, 42, 41. Sa trabaho at Blumentritt Market sa Maynila, naglalaro sa 40 hanggang 41 pesos ang pinakamurang kilo ng bigas. Kaya naging matumalang benta. Dati abot ng 20 kilo, sobra. Eh ngayon, nasa mga 5-6 na lang yung mga binibinila kasi masyado na pumataas yung bigas. Eh. Kung bumili siya na medyo nagustuhan nilang lasa, yun pa rin, mataas man mababa, binibili din nila. Kasi wala na silang choice. Eh. Sa kabila ng tumataas na presyo ng bigas, kaya yun ang hinahanapan namin ng paraan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nito lang Webes na sapat ang supply ng bigas sa bansa ngayong taon. Pero iminungkahi ng National Food Authority na mag-angkat ng bigas para madagdagan ang buffer stock nito para sa July hanggang December. Una nang sinabi ni Senator Cynthia Villar na hindi ito pwedeng gawin ng NFA. Wala na po sa power ng NFA ang mag-angkat. Ang ginagawa na lang po ng NFA ay mamili ng bigas sa farmer. Naman po eh, binibigyan ng 9 billion pesos a year na para mamili sila sa farmer. Sinigundahan ito ng Bantay Bigas at Sinag. Nakasaad-an nila sa Section 8 ng Republic Act 11203 o Rice Tarification Law na sa mga local farmer lang maaaring bumili ang NFA para sa rice buffer stock. Dapat eh, sa ating mga magsasaka sila umangkat, di ba? Kasi yun ang function ng inang NFA. Sa halip na mag-import ang NFA, ay pumunta na siya sa bukid. Dilhin na niya yung mga palay ng ating mga magsasaka at tuloy. Total, may mga mechanical dryer naman ng NFA. E di siya na ang magpatuyo para makatulong pa siya sa mga magsasaka. Suhestyon ng grupo, isubsidize ang pangangailangan ng mga magsasaka kung gusto ng Pangulong maging 20 pesos kada kilo ang bigas sa merkado. Rainiel Pawid, ABS-CBN News.